Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 40 pisong umento sa minimum wage sa Central Luzon, inaprubahan na ng Regional Wage Board. Lalaking sangkot sa online sexual exploitation ng mga kabataan, nasa kote ng CIDG sa Santo Tomas, Pampanga. Bagong City Market Plaza ng siyudad San Fernando, pinasinayaan kasabay ang Piestang Fernandino. Prime Water ACWD, tiniyak na makasasabay sa lumalaking demand ng water supply. At samot-saring aktibidad, pwede nang ma-enjoy sa New Clark City tuwing weekend. Magandang gabi ka, Rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balita Central Luzon. Naaresto sa visa ng isang warrant of arrest na isang 24 anyos na lalaki na nagsimbiyo ng facilitator at nagpapadala ng mga malalaswang videos ng mga menor de edad sa isang American national. Ikinasang operasyon matapos makipag-ugnayan ng Federal Bureau of Investigation sa mga otoridad dito sa Pilipinas. Narito ang report. Naaresto sa isang operasyon na pinangunahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang 24 na taong gulang lalaki na naninirahan sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga. Ang suspek ay nagsilbi umunong kasabwat ng isang American national sa isang online sexual exploitation and trafficking of children modus. Ayon kay Major Arvin Josmillo ng CIDG Pampanga, matagal na umano nilang minamanmanan na suspek at patuloy ang pagbuo ng mga matitibay na ebidensya laban sa kanya. May nagpapadala ng mga video sa American National na naaresto ng FBI containing or depicting Asian female who appears to be age approximately 14 to 16 years old displaying their anus and genitalia to the camera. Ito umano ay isang kaso na nai-refer ng Federal Bureau of Investigation ng Estados Unidos sa Internet Crimes Against Children Center of the Philippines kung saan ang kasabwat niyang American National ay nadidiin din sa kasong sexual trafficking of children through the use of information and communications technology na kagaya ng internet. And also, noong taong 2020, merong napadalang video depicting pictures of Asian females whom she claimed to be 7 to 11 years old. So, base sa kanilang investigation, yung mga bata na ini-exploit online ay taga Santo Tomas, Pampanga. So noong 2021, hindi ako nagkakamali, May 2021, ni-rescue ito ng ating WCPC ng camp kami, itong mga bata na to. Isang taon ding umanong nagtatago ang suspect sa mga otoridad ayon kay Josmillo matapos maligtas ang 4 na minor de edad mula sa online sexual exploitation. Kabilang sa mga biktima ng suspect, ang mga nakababatang kapatid nito. Noong Sabado, nakatanggap po kami ng information na andun si Marlo Roque. Binantayan po ng ating mga operatiba hanggang siya dumating po siya. Yun, sinerve po yung warrant of arrest niya. May mga report din umano na ang modus operandi ng suspect ay illegal recruitment at sexual exploitation ng kabataan at nagsasagawa sila ng kanilang operasyon sa siyudad ng San Fernando, Pampanga at bayan ng Santo Tomas. Mayroon namang babala si Josmillo sa mga magulang. Babala po sa ating mga magulang, yung pong mga anak nila ng babae, kapalit na pera, naiinganyo sila ng ganito, pinangakuan ng pera para dun sa video. Na hindi po natin alam, na-exploit na pala yung ating mga anak sa ibang bansa pa, ng ibang nasyon pa. Sinubukan naman ng CLTV News team na kapanayamin ng suspect, ngunit tumanggi itong magpa-interview. Kasalukuyang nakapit ang suspect sa kasong paglabag ng Republic Act 10364 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 na walang kaukulang piyansa. Felix Barrios, CLTV News. Yeah.
Isinabay sa pagdiriwang ng Piyasang Fernandino ngayong Lunes, May 30, ang blessing at inauguration ng bagong tayong City Market Plaza ng siyudad San Fernando, Pampanga. Sa kabila ng pagtuto na ilang maninindiga noon, ipinagmamalaki ng city government na higit na maayos pa man ngayon ang magiging kondisyon ng mga nagtitinda at mamimili oras na maging operational ang bagong public market. May ulat si JM De Jesus. Matapos ang mahigit isang taon, pinasinayaan ang bagong tayong City Market Plaza sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Isinabay ang blessing and inauguration na nasabing pasilidad sa pagdiriwang ng Piyasang Fernandino Lunes, May 30. Pinangunahan ni Mayor Edwin Santiago, ilang opisyalis ng local government unit at mga miyembro ng non-government organizations ang unveiling ng marker ng bagong public market. 250 million pesos ang ginugol ng city government upang maipatayo ang East at West Wing ng palengke. Mayroon itong haradin at parke sa pagitan ng dalawang gusali. Ito ay pinakamaliit lang budget para itayo ang palengke, 250 million. To accommodate yung mga active lang ha, na nagtitinda. So there are many community market na iniiling ng pandemya na ilapit ang mga community market sa mga tao para hindi na sila matatraffic, hindi na sila aksayan ng gasolina at hindi na sila ililipat ang COVID-19. Binendisyon ni Archbishop Florentino Lavaria sa naturang infrastruktura. Maalalang tutol ang ilang mga tindero at tindera ng lumang palengke sa proyekto noong nakaraang taon. Ngunit ayon kay City Engineer Anel David, ngayon ay excited na umuna silang lumipat at gamitin ang bagong pasilidad. When it comes naman dun sa pakikitungo natin sa ating mga market vendors, kahit nagkaroon tayo ng mga kaso kung saan noon hindi sila sumasang-ayon sa paggawa ng ating market, itinuloy lang natin dahil alam naman natin kung ano ang tama. And ang korte naman ay pumanig sa atin, kaya talagang sure kami na tama ang ating tinatahak na direksyon by the direction of our city mayor, Edwin Santiago. And ngayon nga, after more than a year, nandito na ating struktura at nakikita naman natin ang support na ngayon ng ating mga vendors at gustong-gusto na nilang lumipat. At hindi lang sila, I think times three na mga vendors natin from around Pampanga ang nag-a-apply na magkaroon ng pwesto dito sa ating bagong palengke. Kumpara umano sa lumang estado ng palengke, mas maluwag at komportable ang mga tindera at pamimili sa City Market Plaza. Magkakaroon din ito ng parking lot, kanya-kanyang pwesto at hindi naman umuno magtataas ang renta ng mga stalls dahil susundin ang market code. Walang increase ng tax, kaya from 3 years na babayaran nito according to market code, hindi. 12 years na babayaran ng siyudad para walang increase, susundin lang ang market code. Pero babayad sila ng mayor's permit para lalong yung bayad nila babalik sa serbisyo ng ating bayan. Babalik sa mga public order. Babalik kung sakali sobra, makakatulong sila sa mga ibang programa like scholarship, livelihood, lahat. Ayon naman kay Engineer Anel David, sisimulan na raw ang paglipat ng mga tindero-tindera sa mga stalls sa lalong madaling panahon at magiging operational na sa katapusan ng Hunyo ngayong taon. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Prime Water ACWD tiniyak na makasasabay sa lumanap yung demand ng water supply. Giant Lantern Tourist and Information Center, bubuksan na sa publiko. At 40 pesos na aumento sa minimum wage sa Central Luzon, inaprobahan na ng Regional Wage Board. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga namunang balita ngayong araw. We'll be right back.
Nagbabalik ang CLTV News. Asay mo ba mga nangungunang balita? Pinakikitunguhan umano ngayon ng Prime Water Angeles City Water District ang pagbubukas ng iba't ibang industriya na nagre-resulta sa mataas na demand ng tubig. Bagamat may kinaharap na hamon ang mga pumping stations sa ilang komunidad sa syudad, bahagi ng long-term solution ng water concessionaire ay ang planong hindi namang sa groundwater ito kukuha ng supply, kundi sa surface water na manggagaling sa Pampanga River. May detalya si Paolo G. Santos. Malalaking mall, grocery store, car wash, sikat na mga hotel and restaurants, ito ang karaniwang makikita sa Angeles City na nag-iisang highly urbanized city dito sa Pampanga. Sa pagbubukas ng lokal na ekonomiya, lumalaki rin daw ang demand sa supply ng tubig. Sa car wash station na to, ramdam na ang pagbabalik sigla ng kanilang negosyo at sa laki ng demand sa tubig matapos magluwag ng quarantine restrictions. As no pandemic sir, medyo kumunti siya kasi gawa ng hindi masyadong nagpapakarash yung mga tao kasi takot na pong lumalabas. Ngayon sir, bumabalik na siya sa dati. Opo. Sa ibang mga business establishments gaya nitong 24/7 na convenience store, may mga oras na lang daw na mahina ang pressure ng tubig. Okay naman po siya. Minsan po pag evening lang, mga around 6, medyo bumabagal. Pero pag morning, okay po yung flow naman. So far? Hindi po nahangamoy talaga. Ganito rin ang obserbasyon ng consumer na si Maki Nakar na taga-barangay sa Lapungan. Anya, bumuti na ang serbisyo ng supply ng tubig kumpara sa mga nagdaang panahon. Madalas pang gabi, so madaling araw ang pasok. So nagkaroon naman ng siguro, sabi ko, nahihirapan ako na, lalo na sa pag-imbak ng tubig. Oras na, siguro pag nasa alas 8 na ng gabi, ganyan. So ginagawa namin, so kailangan tanghali pa lang, nag-imbak na kami ng maraming tubig para pagdating ng gabi, meron kaming gagamitin. And then, yun, ngayon naman, nakikita ko naman yung improvement. Parang kasi for the last 2 years, nakaraang dalawang taon, hindi na ganon masyado. So tuloy-tuloy na yung supply ng tubig. Nobyembre ng taong 2020 o kasagsagan ng pandemya nang pumasok sa joint venture agreement ang kumpanyang Prime Water sa Angeles City Water District. Ayon sa Prime Water, ang transition period ay hindi naging madali, lalo na sa usapin ng rehabilitasyon ng pasilidad at infrastruktura. Sa loob ng isa't kalahating taon na nagdaan, batang-bata pa po ang pagsasama ng Angeles City Water District at Prime Water Angeles. Nagkaroon po tayo ng pagkakataon immediately na makapagpalit at makapag-upgrade ng mga lumang tubo. Nagkaroon po ng mga rehabilitasyon sa mga lumang pasilidad ng water district at nagkaroon po ng mga karagdagang pump station or water sources. Ito po ang nagbigay daan na mula nung nagsimula ang JV partnership, nagkaroon po ng improvement ang mga barangay na apektado dati. Hindi rin umano maihahambing ang Angeles City sa mga urban development ng ibang syudad. Hamon umano sa water concessionaire ang mataas na elevation ng lupa sa ibang komunidad dito na kinakailangan din ng mataas na pressure ng tubig. Mayroon pong mga outskirts barangay tayong may tuturing. Kabilang po dito ang CM Recto, Agapito del Rosario, Lourdes Sur. Dahilan na rin sa high elevation ng mga nasabing barangay. 95% ng mga consumer ng Prime Water Angeles Water District ay mga nasa residential area. Ang buwan ng konsumo ay hindi umano bababa sa 21.0 cubic meter o katumbas ng 0.70 cubic meter per day. Surface water system ang long-term plan ng Prime Water upang matugunan ang lumalaking demand at papausbong na industriya sa lungsod. Ayon sa Prime Water, may feasibility study at technical working group na ang mga ito kung saan magiging bahagi ng kanilang water source ang Pampanga River. Ang surface water po na sinisimulang i-develop at pinag-aaralang mabuti, makikinabang po hindi lamang ang
siyudad ng Angeles, kundi pati ang mga katabing city municipality nito. Nakikita natin na particularly sa Angeles City, additional 20 million liters per day ang maaaring maitulong nito na makakapag-improve ng supply sa mahigit kumulang 60,000 consumers at maaari pa tayo makapagdagdag ng additional 10,000. Nasa limang malalaking rehabilitation projects gaya ng pagtatalaga ng mga bagong pumping station sa Barangay Anunas, Barangay Ninoy Aquino, Marisol, Magalang Pumping Station, Barangay Salapungan ang nailatag na ng Primewater ACWD. Naiposisyon din daw ang mga high-pressure pumping station sa Barangay Sapang Bato at Little Baguio. Ganito na rin dito sa rehabilitasyon sa upper portion ng Barangay Margot at Sapang Bato. Well rehabilitation naman sa Belen Homesite, Barangay Santo Cristo, Lourdes Sur East at Claro M. Recto. Habang ongoing pa rin umano ang proyekto nila sa city proper ng Angeles at redrilling sa area ng EPSA. Samantala, tiniyak ng Primewater ACWD na sila'y makakapagpaliwanag sa lokal na pamahalaan at sila'y may ugnayan na umano sa tanggapan ng Office of the Mayor. Ito'y matapos maglabas ng sulat si Angeles City Mayor Carmelo Lasatin Jr. na humingi ng paliwanag at timeline kaugnay ng mga sumbong na may problema sa water supply ng syudad. Paolo G. Santos, CLTV News. Bubuksan na sa publiko ang Giant Lantern Tourist and Information Center ng Syudad San Fernando, Pampanga na matatagpuan sa dating Paskuhan Village. Dito makikita isang exhibit space, museum, pasalubong shop, library, archive center at ang tanggapan ng City Tourism Office. Silipin natin ang bagong pasilidad sa ulat ni J.M. De Jesus. Formal lang pinasinayaan ang Giant Lantern Tourist and Information Center sa dating Paskuhan Village, Biyernes, May 27. Pinangunahan ni SM Development Corporation President Jose Marie Banzon, SM Supermalls President Steven Tan, Mayor Edwin Santiago at ni City Tourism Officer Ching Pangilinan ang ceremonial turnover at unveiling ng marker ng gusali. Ang dalawang palapag na gusali ay may floor area na 500 square meters at nakatayo sa 5,000 square meter land area. Parehong donasyon ito ng SMDC sa Syudad San Fernando. So Pampanga is of course becoming a very important economic corridor in the Philippines. And we will, the SM Group will continue to show its support to make Pampanga a world-class destination. Again, thank you for giving us an opportunity to be in this very important project. We really appreciate being part of this milestone. Kilala ang Pampanga bilang Christmas capital ng bansa. At sa Giant Lantern Tourism and Information Center, tiyak mararamdaman daw ang Christmas spirit sa buong taon. Kung titignan mo yung ating kupong singsing, nawala na ito at bumalik. Malasakitan ng mga Fernandino ang sabi ko ang kayamanan. Kaya nabalik uli ang Paskuhan sa atin na isa sa ating magiging simbolo at ito'y pamamana pa natin sa mga susunod na generasyon. So at least naibalik natin ang Paskuhan na magiging Tourism Information Center. Tila nakahanap na raw ng tahanan ng mga obra maestra ng mga lantern makers sa syudad, kaya naman excited din sila sa mga oportunidad na pwedeng idulot nito. Nalaman po namin na itatayo po yan, sobrang natuwa po kami kasi nga po yung parang magkakaroon na po ng tahanan yung mga lantern maker, yung mga lanterns po na San Fernando at tuluyan na po magkikilala yung lanterns natin sa buong mundo. So nung pong natapos na to, tapos tinawag nga po kami. So yung nagpapatulong nga po silang mag-ayos dito at saka yung giant lantern po ni Papa dadalhin po dito. Ayun po, parang sobrang tuwa po talaga kami kasi nga po na-fulfill na po yung pangarap ng city na kami yun nga po, lalo na kami, binigyan na po kami tahanan kay mga lantern maker. Tsaka parang ano po sa amin, parang napakasaya po sa feeling na parang na-recognize na din po yung pagka-lantern maker namin. Bubuksan na sa publiko ang Giant Lantern Tourism Information Center sa mga susunod na araw.
Dito makikita ang isang exhibit space, museum, pasalubong shop, library archive center at ang tanggapan ng City Tourism Office. Angelica Cara, CLTV News. Matapos ang serye ng deliberasyon at konsultasyon, nagkaisa ang Regional Wage Board na dagdagan ng 40 pesos ang kasalukuyang 420 pesos na minimum wage sa Central Luzon. Matatanda ang 750 pesos minimum wage o karagdagang 330 pesos ang panawagan ng mga labor group sa Regional Wage Board, subalit hindi ito napagbigyan. Sa pagbabalik ng CLTV News, President-elect Marcos Jr. para magpasalamat sa mga taga-suporta. Gabinete ay naasahang makukompleto sa susunod na linggo. Today, Duterte Legacy Summit ay sinagawa sa huling buwan sa palasyo ni Pangulong Duterte. At camera at carbon monitoring device planong ilagay ng DNR-EMB sa mga sinabing planta sa Simuana. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV. Nagbabalik ang CLTV News. Asahan daw na magkukompleto na sa susunod na linggo ang kabinete ni incoming President Ferdinand Marcos Jr. sa isang vlog. Nagpasalamat din po ang bagong pangulo sa kanyang mga taga-suporta at humining na ipagdasal siya para sa dagampanang tungkulin. Narito ang report. Dumating na po ang araw na ating pinakiintay at opisyal na po tayong naiproklama ng ating Kongreso bilang 17th Pangulo ng ating bansa. I proclaim Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Hindi
Ihinaan ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng isang vlog ang pagbabahagi ng kanyang karanasan sa naging proklamasyon nitong May 26, 2022. Kasabay nito ang pagkilala sa pagsisimula ng katungkulan na ibinigay ng sambayan ng Pilipino sa kanya at ng kanyang running mate na si Vice President-elect Sara Duterte. Tampok sa vlog ng bagong pangulo ang kanyang pamilya at sa dating First Lady Imelda Marcos. Ipinakita rin sa vlog ang pagbati ng ilan sa mga ambassador mula sa iba't ibang bansa. Dito inihayag ni Marcos ang interes na makipagtulungan sa kanilang mga eksperto para sa mga sektor at industriya na may malawak na karanasan, gaya ng internet infrastructure ng South Korea, medical production at agrikultura ng India, transportation infrastructure ng Japan, at climate change mitigation ng Estados Unidos. Ayon sa bagong pangulo, ganito rin daw ang approach na ginagawa sa pagpili ng kanyang gabinete. Walang halong kulay o politika. Basta't eksperto sa kanilang larangan, tapat ang layuning tumulong at tumutugma ang aming gustong mangyari, bukas ang aming tanggapan. Ilan sa mga napili na maging miyembro ng gabinete, sina Vice President-elect Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education, Attorney Vic Rodriguez bilang Executive Secretary, Benjamin Abalos Jr. para sa Department of the Interior and Local Government, Jesus Crispin Remula sa Department of Justice, Bienvenido Laguesma bilang kalihim ng Department of Labor and Employment, Susan Ople sa Department of Migrant Workers, Arsenio Balisaca bilang National Economic Development Secretary, Trixie Angeles sa Presidential Communications Operations Office, Benjamin Jokno sa Department of Finance, Manuel Bonoan para sa Department of Public Works and Highways, at Anton Lagdameo bilang Special Assistant to the President. Muli ring nagpasalamat si Marcos sa mga bumoto sa kanila ni Vice President-elect Sara Duterte. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat at hinihiling ko na isama niyo ako sa inyong mga panalangin. We may not be perfect, but we will always strive to perfection. Pray for me because when a president does well, the country does well. And I want to do well for this country. Angelica Cara, CLTV News. Simula na ngayong Lunes ang dalawang araw na Legacy Summit ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Layo na ang timidal na balikan ang mga accomplishment ng Pangulo isang buwan bago ito bumaba sa pwesto. Narito ang report. Isang buwan bago bumaba sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte, nagtipo ng mga miyembro ng kanyang gabinete at iba pang opisyal ng gobyerno ngayong Lunes para sa dalawang araw na Legacy Summit. Ginaganap ito sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City kung saan ipapakita ang dalawang taong information drive ng Presidential Communications Operations o PCOO sa pamamagitan ng kanilang Global Media and Public Affairs Office. Tampok sa summit ang key campaign promises ng Duterte administration tulad ng Universal Healthcare Law at Malasakit Center, Universal Access to Quality Tertiary Education, Bangsamoro Organic Law, ang Anti-Illegal Drugs Campaign, at Migrant Workers Protection. Ayon kay Martin Andanar, PCOO Secretary at Acting Presidential Spokesperson, ang dalawang araw na event ang huling paraan upang pasalamatan at kilalanin ang tapang at malasakit ng pamumuno ni Pangulong Duterte, kasama na ang kanyang cabinet members at lahat ng public servants na nagdala umano ng makabuluhang pagbabago at pag-unlad para sa mga Pilipino. Magsisilbi rin daw itong culminating activity ng Duterte Legacy Campaign na nagtaguyod ng landmark programs at tagumpay ng Duterte administration sa lahat ng sektor ng komunidad. Ilang cabinet members din daw ang nag-present at mag-represent ng kanilang huling report sa publiko kabilang ang kanilang accomplishments, polisiya at proyekto. Ibabahagi rin daw ng mga benepisyaryo ng mga programa ng gobyerno ang kanilang success stories at testimonials. Enero ng taong 2020, inilunsad ng PCOO ang Duterte Legacy Campaign upang i-highlight ang accomplishments ng Duterte administration. Bahagi ng kampanya nagdaos ng caravans at town hall meetings sa iba't ibang probinsya at nag-produce din ng short documentaries, publications at iba pang digital campaign materials. Arlene Salonga, CLTV News.
target daw ng Environmental Management Bureau ng DNR Central Luzon na makapag-install ng camera at carbon monitoring device sa ilang smelting plants sa bayan ng San Simon, Pampanga. Bahagi umano ito ng modernisasyon ng kanilang monitoring unit dahil nalulusutan ang tanggapan ng ilang planta na may operasyon sa gabi at madaling araw. May exclusive report si Paolo G. Santos. Dito sa Quezon Road sa bayan ng San Simon, Pampanga, wala kang makikitang carbon emission sa mga smelting plant tuwing araw. Pero baka sa mga gusali dito ang kulay abo na hindi maitatangging may carbon emission na lumalabas at malimit umanong nangyayari tuwing kumakagat ang dilim. Sa pag-aaral ng Environment Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o DENR dito sa Central Luzon, malakihan ang operasyon tuwing gabi ng 5 smelting plant sa San Simon Industrial Zone. Kaya tugon umano ng DNR-EMB ay ang pagtatalaga ng real-time CCTV camera at carbon emission monitoring device. Ito yung plano natin in 2022 kasi nakikita ko na nag-ooperate sila ng malakasan kung gabi pero kung araw medyo mahina lang yung production nila. So makaka-pollute sila sa environment kung gabi. So real-time po makikita natin? Real-time makikita po dito sa environmental data center natin. Ipoposisyon ang camera at emission monitoring device sa mismong chimney ng mga smelting plant. May kapasidad umano itong magbato kaagad ng stock sampling. Sa stock nila na lumalabas ang usok, doon mismo natin ilalagay at saka yung may monitoring doon na maka-analyze ng SO2, CO, PSP na ginamonitor natin. At saka nakakabit yan dito sa ating monitoring station, environmental data center. Sa standard ng environmental protection sa air pollution, hindi dapat tataas ng 500 mg per normal cubic meter ang carbon emission ng isang smelting plant. Ayon kay Director Trajeco, kung lalabag dito ang mga planta, bukod sa kanselasyon ng permit, ay posibleng magmulta ang mga ito nang hindi bababa ng 100,000 piso kada araw. Ibig sabihin ang standard natin may assimilative capacity pa yung environment to absorb such 500 mg per normal cubic meter. More than that, may pollution na. Sa permitting system natin, 100,000 pesos per day to 400,000 pesos per day, reckoning from the date of the discovery of violation until such time na there is a cessation of the emission. Sa enforcement ng environmental laws, immediate responder pa rin umano dito ay ang lokal na pamahalaan na kailangang maging proactive sa pagsisiyasat ng air pollution test bukod sa quarterly air pollution monitoring na isinasagawa naman ng DNR-EMB. Ayon kay Director Trajeco, higit 35,000 ang binabantayang industriya sa gitnang Luzon na may malaking environmental impact ang operasyon. Aminado ang opisyal na outnumbered o kulang ang kanilang mga tauhan sa laki ng tungkulin ng kanilang tanggapan. Ganun kalaki po ang ating coverage. Ang mga permits natin dito umabot ng 35,000. Hindi pa natin nasaturate yun. Usually nag-arrange pa lang tayo ng 8,000. Sa ngayon, dahan-dahan natin yung saturate na mapermitan lahat yun at saka ma-regulate. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, lalaki na tagpuang patay sa loob ng isang tindahan matapos saksakin. Ang samunsari aktividad, pwede na ma-enjoy sa New Clark City tuwing weekend. Manatili na katutok at magbabalik ang CLTV News. We'll be right back.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nagugunang balita, inaimbestigahan ngayon ng kapulisan ang pananaksak sa isang lalaki sa Mexico, Pampanga. Isa ng malamig na bangkay ang biktima ng abutan ng mga otoridad sa loob ng tindahan na kanyang pinagtatrabuhan. May detalya si JM De Jesus. Isa lang matigas na bangkay ng datna ng mga otoridad ang 42 anyos na lalaki sa loob ng isang tindahan sa Santo Cristo, Mexico, Pampanga, Lunes, May 30. Kinilalang biktima na si Jesus Lozano, caretaker na naturang business establishment. Nagtamo si Lozano ng saksak sa kanyang katawan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Grace Naparato, hepe ng Mexico PNP, under investigation na nangyari pagpaslang. Nawala rin ang cellphone ng biktima magi ang pera sa kahan ng tindahan na kanya binabantayan. So we're still trying to find out kung ano yung mga angulo based sa aming mga nakuhang interview. Merong nakitang lalaki na kasama yung ating victim. Tinitingnan na umuno ng Mexico PNP ang mga CCTV na pwede makatulong upang mahanap ang nasa likod ng pamamaslang. JM De Jesus, CLTV News. Matapos ang dalawang taon, bukas na sa publiko ang New Clark City sa Capastarlac. Sa matsari ang aktibidad ang pwedeng ma-enjoy ng pamilya at partada tuwing weekend sa nasabing world-class facility. Babalik si JM De Jesus. Bagong fitness destination ba ang hanap mo? O di kaya naman na isang relaxing na lugar para makapag-nature trip? Baka naman nais mong mamangha sa mga nagagandahang obrang sining at arkitektura. Pwes, hindi mo na kailangan pumunta sa iba't ibang lugar dahil matatagpuan na sa New Clark City ang lahat ng yan. Matapos ang Southeast Asian Games noong 2019 at dalawang taon ng restricted access dahil sa pandemya, muling binuksan sa publiko ang world-class facility sa Capastarlac. Isang bike ride at fun run na dinaluhan ng mga atleta na nagkamitan ng gintong medalya sa mga palaro sa ibang bansa, runners at cyclists ang idinao sa loob ng NCC nitong weekend. Nagkaroon din ng Zumba session at food fair kasabay ng pagtugtog ng mga local musicians sa Twilight Delight Concert. Ang Business Conversion and Development Authority o BCDA at MTD Philippines Incorporated ay naghanda ng samut-sari mga aktibidad upang manumbalik ang sigla sa New Clark City at ma-enjoy ng lahat. People can enjoy the outdoors, nature, as you have seen in this place. There are a lot of outdoor activities. People can jog, they can bike, they can stroll around, they can do picnics in our grounds. We have a very massive public park as well, the river park, which is about 5 hectares. Long walkway which is 1.4 kilometers rich with flora and fauna. Bukod sa mga sports at outdoor activity, makikita rin ng mga bisita ng malapitan ng mga likhang sining ng mga Filipino artists kasabay na nakakamanghang tanawin ng kalikasan. Magkakaroon din ng mga viewing deck sa parehong athletic stadium at aquatic center para sa mga nice enjoy ng mga nasabing architectural masterpieces. Taong 2021 na binigyan ng highly commended recognition ng World Architecture Forum o WAF sa completed building sport category ang athletic stadium. Hango sa baklad o ang hinabing fishnet ng mga lokal na mangingista at capies shells ang disenyo ng bubong ng aquatic center. Sa kabila ng limitadong paggamit ito sa nakalipas na dalawang taon matapos gawing isolation facility, tiniyak ng BCDA na mga pasilidad sa New Clark City ay well-maintained. Kaya naman imbitado ang lahat na bumisita sa NCC para sa isang day trip o weekend getaway para sa mga atleta, mahilig sa sining at kalikasan, manlalakbay at mga pamilya. Nagbubukas na pong muli ang New Clark City. Mga kabalen, mga kababayan, makisama, pumasyal po kayo dito at tayo po'y magsaya.
Andito na po ang New Clark City at bukas na pong muli. JM De Jesus, CLTV News. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ilong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Globe. Narito po magigintayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area po ang namataan ng pag-asa at ito po ay tinatayang nasa layong 330 kilometers dyan po sa may silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ito po ay sa ngayon po ay maliit naman ang tsasa na mabuo bilang isang ganap na bagyo, pero ito po ay magpapaulan dyan sa po sa lugar ng Visayas at Mindanao. Samantala po, southwest monsoon pa rin po nakakaapekto sa may western section ng Luzon. Kaya po ang Visayas at Mindanao, magiging maulap po ang papawirin na may inaasahan po mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng ITCJ o ng LPA. Samantala po ang Metro Manila at nalalawing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap ang papawirin na may inaasahan din po ng mga isolated rain shower sa thunderstorm. Ito po ay dulot naman ng localized thunderstorm. So sa ngayon po ay medyo maalinsangan po ang pakiramdam natin, pero asahan po sa bandang hapon o gabi ay posible po magkaroon ng mga pag-ulan. Kaya pinag-iingat pa rin po ang lahat. Yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari po ninyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News, Twitter at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede ninyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV Nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat. Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 40 pisong aumento sa minimum wage sa Central Luzon, inaprubahan na ng Regional Wage Board. Lalaking sangkot sa online sexual exploitation ng mga kabataan, nasa kote ng CIDG sa Santo Tomas, Pampanga. Bagong City Market Plaza ng siyudad San Fernando, pinasinayaan kasabay ang Piestang Fernandino. Prime Water ACWD, tiniyak na makasasabay sa lumalaking demand ng water supply. At samot-saring aktibidad, pwede nang ma-enjoy sa New Clark City tuwing weekend. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balita Central Luzon. Naaresto sa visa ng isang warrant of arrest na isang 24 anyos na lalaki na nagsimbiyo ng facilitator at nagpapadala ng mga malalaswang videos sa mga menor de edad sa isang American national. Ikinasang operasyon matapos makipag-ugnayan ng Federal Bureau of Investigation sa mga otoridad dito sa Pilipinas. Narito ang report. Naaresto sa isang operasyon na pinangunahan ng PNP, Criminal Investigation and Detection Group, ang 24 na taong gulang lalaki na naninirahan sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga. Ang suspect ay nagsilbi umunong kasabwat ng isang American national sa isang online sexual exploitation and trafficking of children modus. Ayon kay Major Arvin Josmillo ng CIDG Pampanga, matagal na umano nilang minamanmanan na suspect at patuloy ang pagbuo ng mga matitibay na ebidensya laban sa kanya. May nagpapadala ng mga video sa American National na naaresto ng FBI containing or depicting Asian female
who appears to be age approximately 14 to 16 years old, displaying their anus and genitalia to the camera. Ito man ay isang kaso na nai-refer ng Federal Bureau of Investigation ng Estados Unidos sa Internet Crimes Against Children Center of the Philippines, kung saan ang kasabwat niyang American national ay nadidiin din sa kasong sexual trafficking of children through the use of information and communications technology na kagaya ng internet. And also, noong taong 2020, merong napadalang video depicting pictures of Asian females whom she claimed to be 7 to 11 years old. So, base sa kanilang investigation, yung mga bata na ini-exploit online ay taga Santo Tomas, Pampanga. So, noong 2021, hindi ako nagkakamali, May 2021, ni-rescue ito ng ating WCPC, ng camp kami, itong mga bata na to. Isang taon ding umanong nagtatago ang suspect sa mga otoridad ayon kay Josmilio matapos maligtas ang 4 na minor de edad mula sa online sexual exploitation. Kabilang sa mga biktima ng suspect ang mga nakababatang kapatid nito. Noong Sabado, nakatanggap po kami ng information na andun si Marlo Roque. Binantayan po ng ating mga operatiba hanggang siya dumating po siya. Yun, sinerve po yung warrant of arrest niya. May mga report din umano na ang modus operandi ng suspect ay illegal recruitment at sexual exploitation ng kabataan at nagsasagawa sila ng kanilang operasyon sa siyudad ng San Fernando, Pampanga at bayan ng Santo Tomas. Mayroon namang babala si Josmilio sa mga magulang. Babala po sa ating mga magulang yung pong mga anak nila na babae. Kapalit na pera, naiinganyo sila ng ganito. Pinangakuan ng pera para doon sa video